Hi guys! Welcome back to my channel. Wait lang, kailangan natin dito ng matinding intro ulit since ang i-review natin is pop star. So, hello guys! Welcome back to my channel. Okay, so alam niyo naman yung gagawin natin today is magre-review tayo ng panibagong product and ako na-shock and halos kayo din siguro na-shock, diba? Dahil biglaan yung labas ni Ate Mo Sarah Geronimo ng kanyang sarili niyang makeup line. So alam niyo naman na marami ng mga celebrity dito sa ating Pilipinas sa atin na naglalabasa na ng mga sarili nilang cosmetic line like Ann Curtis, Vice Ganda, what do you call this? Nadine Lustre in collaboration with BYS and also Regine Velasquez. So. Tapos hindi ko pa alam yung mga iba but I think yun lang naman talaga yung naglabas. And then ngayon naman si Sarah Geronimo. So ang re-review natin itong kanilang Pop Studio Cosmetics. Ready na ba kayo mga pop star? So ito yung kanyang PR box or I think, no, this is not a PR box. This is a parang bundle niya na talaga siya bibilihin. And nung event, nagpunta kami doon. Tapos, syempre, nakatanggap kami ng box nung cosmetics ni Sarah Geronimo. And nanood kami ng mini concert. And I'm so happy. And thank you so much, Martha, for inviting me to the event. And also, yung mga iba pang beauty vloggers. So, kung gusto niyo mapanood yung mga vlogs nila, ilalagay ko na lang. I-search na lang sa search sa ating YouTube na Sarah Geronimo Pop Studio Vlog. So, ang nasa akin is album number 1. This is the starter set. So, kung makikita nyo, ayan, album number 1 starter set. And meron silang 3 albums. Album 1, album 2, and album number 3. Tapos, ipapakita ko mga products dito is mabibili nyo rin siya individual sa Shopee. So, Sarah Geronimo is the new endorser sa Shopee. So, hindi na tayo papaligoy-ligoy pa, guys. Umpisahan na natin para matry na natin itong Pop Studio ni Miss Sarah Geronimo kung talaga bang worth it siyang bilhin or not. So kung gusto niyo malaman kung ano yung thoughts ko about this review, just keep on watching. Okay, so this is the album number 1. So once we open the box, so ganito yung makikita nyo. Para siyang ang lakas maka 90s or 80s. Yung malaking disc na nilalagay dun sa parang, anong tawag doon? Yung may ilalagay kang needle dun sa gitna si ikot-ikot. Parang ganon. So ang laki niya talaga, guys. Super laki niya. And then dito, it contains with Covers 01 Foundation Stick and Liquid Concealer. Meron silang Duets 01 Mattifying and Coverage Powder, Tones 01 Blush and Contour, Majors 02 Brow Pencil and Mascara, Falsetto 01 Lengthening and Volumizing Mascara, Tempo 02 is the Lip and Cheek Tint Duo, Kits 03 Matte Lipstick and Lip Balm, Minors 01 Liquid Eyeliner Pen Duo. So yun yung mga nakalagay dito sa box. And syempre, each box niya, each album is iba-iba ata yung parang kasama dun sa loob or yung mga shades nila. But for me, I got the album number 1. So ito na lang yung ating, it's a try, it's ating Pesla. By the way, dito sa album 01, hindi kasama dito yung eyeshadow. Hindi na ako naka-order sa Shopee kasi manilate na siya pag dumating dito. And gustong-gusto ko na siyang gawa ng review dahil nga since in ngayon ang Pop Studio. So, kailangan makapagsabayan tayo, okay? Para sa mga bibili, is makatulong ako kung ano ba yung marireview ko dito. Okay, so umpisahan na natin sa ating face. By the way, meron silang primer, but for me, hindi siya kasama dito sa album series or dito sa album. So, hindi ako nakakuha o hindi ako nakabili ng primer nila. So, mag-i-straight na tayo sa foundation. Okay guys, so this is the Covers Foundation Stick and Liquid Concealer. Ayan, ganito yung kanya itsura. I love the packaging. Super parang, alam niyo na, talagang vibes ng 90s yung kulay niya. Medyo talagang parang laruan lang siya. Pero I love the color combination. White and red, I guess. Hindi siya pink, basta red siya. So, ganito yung kanya itsura. Very simple lang talaga niya. And then dito is makukuha niyo yung foundation. And then this one is yung concealer.
So ang medyo downside lang dito is walang nakalagay na ingredients. So since syempre kahit ano yung makeup products na bibilihin natin, kailangan lagi may ingredients tayong makikita dito sa labas. Or I guess siguro pag bibili kayo individual nito, nandun siya sa box. I hope. But dito sa component nila, dito sa lalagyan nila, wala kang makikita ng ingredients at kung ano yung mga, alam nyo na, etc. etc. information itong foundation na to. But alam nyo naman siya kung paano gamitin. So kayo nang bahala. Okay, so this is the foundation. So this one is contains 4 grams and 6 grams. So I think the 4 grams is the foundation stick and then the 6 grams is the concealer. So tatryan natin siya sa ating face. I don't have any primer on my face right now. I just wash my face and then punta na tayo dito sa review. Okay, so ang shade ng foundation na nandito sa album 01 is light 01. Ayan, medyo light siya. So, I hope na mag-perfect siya sa aking skin tone dahil nga medyo light siya. So, tignan natin. Yung amoy niya, parang typical na makeup lang. Hindi siya, wala siyang scent na parang, alam niya, strawberry, fruity, yung mga ganong amoy. But, ito talaga, malalaman mo talaga siyang makeup. So alam niyo na yung feeling na kapag nakapikit kayo at merong smelled something or smelled things etc etc, malalaman niyo na makeup yung pinapaamoy sa inyo. Okay, so for this one, I'm gonna use my brush. So, hindi ako gagamit ng beauty blender muna dito, just my regular foundation brush. The foundation stick is not bad at all kasi medyo meron akong kulay pula dito and na-cover niya naman yung redness ng aking pimple dyan. Na-cover niya ng konti. Hindi siya totally full coverage na mabibigay sa inyo. Basta it gives you a parang medium coverage. Hindi siya totally HD. Basta sa alam niyo na yung typical na foundation stick na makakover niya yung mga veins, makakover niya yung redness, makakover niya yung mga dark spot, but hindi siya ganon ka as in full coverage. Meron ako na try na stick foundation before. Hindi ko na babanggitin yung brand, but ayun. Once na ginamit ko siya, para na akong naglagay ng oil sa face. As in, naglagay na ako ng langis sa face. But this one, hindi ko siya na-feel na naglalangis yung face ko. As in, kung makikita nyo, it's matte. Meron siyang konting sheer. Or kung makikita nyo, ayan, medyo glossy finish. Pero hindi siya katulad ng ibang stick foundation na talagang once na in-apply nyo, para na kayong naglagay ng butter sa mukha. But this one, no. So, I think I'm gonna love the foundation stick. Okay guys, so kung makikita nyo, my face is now matte and flawless yung itsura niya. So, I really love the foundation, saka hindi siya malagkit sa face guys, as in. So kung makikita nyo, hindi ito yung usually na face ko while I'm using the stick foundation. But this one, it gives my face really a little bit of matte finish, pero andun pa rin yung parang, alam yun na, dewiness effect niya. Pero for me, this is okay. Napupunta naman tayo sa concealer, so tignan natin kung yung concealer nila is may coverage or what. Sara, ha? Okay, so ilalagay ko siya dito. Okay. Yung amoy naman ng concealer niya, guys, wala naman siyang, wala siyang matapang na amoy. As in, parang wala lang siyang amoy. So, naglagay na ako dito ng isang concealer kasi gagamitin ko yung aking beauty sponge. Tignan natin kung maganda siya mag-perform kung gagamit tayo ng beauty sponge or brush.
Okay, so as you can see, the concealer is, may coverage naman siya, hindi rin siya hindi naman siya total full coverage at super HD yung cover niya. But kung makikita niya naman, nag-light yung underneath ng eyes ko. And tignan natin guys kung buildable yung kanyang concealer since medyo nakikita ko pa rin yung konting dark ng ilalim ng mata ko since alam niyo na, tao rin tayo, hindi tayo alien. So yeah, so try ko ulit yung sponge kung buildable ba yung concealer niya. Oh wow! Maganda yung concealer niya mga besh. Bet ko yung concealer niya. So ngayon, tatry natin ulit dito sa kabilang mata natin. Okay, now, so yan, nakapaglagay na tayo ng ating concealer. So far, so good naman yung ating Pop Studio na concealer. Ayan, kung kayo ay naghahanap kayo ng magandang stick foundation na medyo hindi nag-oily sa face, and it gives you a parang konting amount lang ng oil, but it gives you a matte finish. And for the concealer naman, I love it. It's buildable naman. Ayan, kung makikita nyo, na-cover naman yung aking under eye area. Nandun yung mga redness ko na wala na, and also sa aking side ng nose. So, I really love the performance ng itong foundation and concealer nila. So, napupunta naman tayo sa ating powder. Okay, now for the powder, ito yung gagamitin ko. This is the Pop Studio Duets Mattifying and Cover Rage Foundation. So, this one, it contains 8 grams of product. And then, sa likod, ayan, nakakatuwa kasi may ingredients na nakalagay. And 12 months yung kanyang expiration, not tested on animals, paraben-free, and manufactured and distributed, blah 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 blah. So ganito yung itsura ng kanilang powder. Kung makikita nyo, may naka-press na notes and yung mga ganun-ganun. Hindi, wala kasi talaga akong alam sa music eh. Pero magaling akong kumanta. Ganyan yung itsura niya, and then yung kulay niya is I love it, pero hindi ko lang alam bakit may kasamang puti. Okay, so titignan natin yan. I think the white one is to highlight your under eye area and then to center of your face, like forehead, nose, cupid's bow, and then chin. And then yung brown naman to set your outer part of your face, katulad ng ginagawa ko talaga. So tatry natin itong white. So kung makikita nyo, it's really, really white. Oh. Girl, mali, mali. Hindi siya maganda. Puff na natin. So, tinry ko yung white. Medyo super white talaga siya sa akin. And I don't like that, baby. Gamit ako ng brush. Ayan. Then, isiswirl-swirl ko siyang ganyan. Try na natin siyang ilagay sa cheeks. So dito sa kaliwa kong mukha, ginamit ko yung brush. Then, sa kabilang face ko naman, is gagamitin ko yung puff niya. Since yun yung nakalagay doon dito sa set, yung puff. At syempre, sa ating mga beauty junkies today, hindi tayo gumagamit ng puff to set our face. Diba? Gumagamit tayo ng beauty sponge or ng brush. Okay, eto, to be honest you guys, for me, okay yung powder. Ayan, na-matte niya yung face ko. Although na, may kahalo kasi siyang white. So, kapag nakatilt akong ganyan, makikita niya may mga white-white na effect yung finish niya. So, I hope na hindi na lang nila sinama yung white. Kasi parang feeling ko hindi siya bongga to mix with the brown color. Kaya, I prefer na dapat yung brown na lang. Hindi na sila nag-white. And then, kung gagamitin naman yung white na yon to set your under eye area, I don't like it. See? Ayan, kung makikita nyo, since sinwirl ko yung puff dito, makikita nyo, meron tayong white powder and then yung brown nandito sa taas. So, hindi ko na siya gagawin ulit.
mag-brush na lang tayo. Maganda yung cover nito. Talaga nakakapagbigay siya ng matte sa face. But, hindi ko lang talaga bet yung white powder. Bakit siya sinama din sa brown. So, yun lang. Since, hindi naabot ng brush ko yung ilalim ng mata ko, pagmimixing ko sila together na lang siguro to set my under eye area. Mas vonga pa. Okay, so natapos na mag-powder since my face is really lutang right now. Like, yung parang, hello, white. As in, walang shadow. So, gagamit tayo nitong Pop Studio na tones, blush, and contour. Again, yung ingredients nasa likod, which is, okay. Ganito yung itsura ng kanilang contour. I hope na yung ibang pang-contour dito sa album is hindi ganito ka-dark yung pang-contour nila. I hope. Kasi for me, nakakatakot gamitin yung ganitong kulay to contour your face. Okay, di ba? Sana mas medyo warm lang yung kulay niya. Or medyo nag-light pa dito ng konti. Kasi this one is perfect na siyang pang-eyeshadow. As in. The blush naman, okay naman siya. Basta hindi siya totaling like, kapag in-apply mo is full pa kaagad. Alam niyo, meron akong blush na na-try before na once na in-apply niyo siya sa cheeks niyo, kahit na gano'n pa ka-pigmented siya, super natural looking lang siya sa cheeks. I hope na ganito yung blush nila. So, magko-contour muna tayo. Yeah. Okay na, mag-i-start na tayo mag-contour. So, tignan natin. Medyo may mga konting powder siya na natatanggal, but hindi naman siya nakakasagabal. I-tap niyo na lang yung excess. Mag-i-start tayo sa forehead. Okay, now for me, the contour is medyo okay naman siya, pero hinay-hinay lang kayo sa pag-apply dahil nga meron siyang tendency na mamuo sa part na to. Kung makikita nyo tong part na to, ayan, namuo siya doon. So, hindi siya na-blend ng maayos. So, medyo may mga parts na para na kung may mga space na bilog dyan. So, kahit i-brush ko siya, neng, hindi siya nag-blend or hindi siya nalalagyan. So, I'm not really sure kung sa contour yun or dun sa powder na ginamit natin. But, okay sana yung coverage niya. Pero yung kulay talaga, neng, nakakatakot. Kasi tingnan niyo yan. Hello. Look at the color. Sana I hope na meron silang warm tones. At kasi feeling ko ang starter, ang album 01 is from neutral makeup lang. Okay, from the neutral look. So, dapat ang ginawa nila ditong contour is medyo light, yung medyo hindi katakot gamitin for everyday. Pero yun nga lang, talagang, ayan, meron talaga siyang tendency na mamuo sa side ng inyong face. So, kailangan mo lang talaga siyang i-blend ng maayos. Gusto ko sanang sundan yung pagka-dark nito, yung naipon kasi dito ngayon contour, di ba? Gusto ko sana siya sundan dito, kasi lang, wag na besh. Okay, so tama na lang yan. I think, ano na lang natin siya ng powder. Para ma-revive siya ng very, very light. Diyos ko yung buhok ko. Okay, so kung makikita nyo sa part na to, yan, medyo namuuna na naman dyan yung ating contour. So kailangan i-blend na naman natin siya ng malala. Para ma-distribute pa yung product. Hindi ko alam talaga kung sa powder yon or dito sa mismong contour. Okay, dito naman tayo sa jawline. Hindi ko mabibigyan ko pa siya ng second chance pag ibang foundation or nakapag proper makeup ako ng, alam niya na, primer, ganon, ibang foundation yung gagamitin ko. Maganda kasi yung coverage ng contour nila, guys. Okay. So, ang hindi ko lang bet dito is bakit siya namumuo sa part na to, saka yung kulay. Yung kulay is medyo scared ako sa
kulay na ito, kaya may tendency talagang kitang-kita siya pag namuo. Hindi siya na-blend ng maayos kasi nga medyo na deeper yung kulay niya. So, yeah. Okay, now for the blush naman, I think kukunin ko yung katabi nitong contour. I hope na mag-work siya at hindi siya ganun ka-full pack. See? This is what I'm talking about. Yung kahit na ang dami mo lang binip dito, tap mo lang yung excess, hindi siya ganon ka-full pack. Alam niyo yung very, very subtle lang yung kulay niya and yung finish niya. So, I really, really love the blush. Ito, nagustuhan ko yung blush nila. Kasi yung kulay niya is very like, minimal lang and pwedeng-pwedeng pang everyday. Kahit na nakailang deep ako dun sa blush nila, eto lang yung coverage na nakuha ko. And happy na ako sa ganitong coverage. So, I love the blush. Eto na. Dito na tayo magkakatalo-talo. Since kilay is life. Okay, so gagamitin natin tong Majors Brow Pencil and Mascara. This one is contains 9 grams of product. So, this andito yung pencil. And then, andito naman yung brow mascara. So, tignan natin kung bongga. Pasensyahan nyo na kung meron kayo naririnig na ingay ng mga bata sa labas. Kasi, it's 5:34 PM. And andito sila ngayon sa labas namin. Nagkakagulo sila mga beshi. Oh, by the way, swatch pa na natin. This one is Taupe. 02 Taupe. So, ganito yung kulay niya. By the way, I love the shade. Ganito yung gusto kong shade ng ano, ng pangkilay. So, try natin siyang i-apply sa ating kilay. Gusto ko yung shape ng pangkilay nila kasi once na napudpud mo na yung dalawang ends, magiging parang pyramid, ganoon. Yung ganitong pangkilay nila kasi medyo parang waxy ng konti, kailangan yung gumamit talaga ng brow spoolie to spread the pangkilay, which is the pencil. But overall, the performance, I love the pangkilay talaga. Super. So, ganyan yung ating kilay today. As you guys can see, may kilay na tayo. Okay now, so tapos na tayo sa ating kilay, pero hindi pa tayo tapos sa brow mascara. So kukunin ko ngayon yung brow mascara nila dito, and kung makikita nyo, gusto ko yung shape nung pang yung brow mascara nila. Although na medyo mataba siyang ganun, pero carry lang yan. Tignan natin yung coverage. By the way, the pangkilay for me is not bad. Okay, so I love the brow mascara, pero I hope sa susunod is mapatingkad pa nila yung mascara natin. Since, kasi, ayan, nagpipick through pa din yung black kong buhok. Hindi siya katulad ng ibang ginagamit ko na brow mascara na once na kinote mo siya sa brows mo, is talagang mako-coat niya yung buong hairs. But I love the performance. So, bongga sa akin tong pangkilay. Alam niyo, maganda yung pang-contour talaga eh. Kaya ako inuulit-ulit kasi lagi ako nakatingin dito sa monitor. Perfect tong pang-contour na to kung hindi ganito yung powder na in-apply ko. Feeling ko kung hindi ganito yung powder kasi masyadong light yung powder for me. So, kung makikita nyo, meron tayong white lines dyan, dito sa forehead. So, alam nyo na, masyado tayong parang nakakatakot siya pag tayo ay pinitural with flash. So, parang James Charles, flashback Mary. I hope na bibigyan ko siya ng second chance pag gumawa ako ng isang video na hindi ating gagamitin kong powder na match dito sa ating pang contour. But anyway, pupunta na tayo sa ating eyeliner. This is the Pop Studio Minors
Minors 01, Minors, Liquid Eyeliner, and Pen Duo. Yung kanyang ends, so kung makikita nyo to, medyo maliit, and then this one is medyo mataba. So I think ito yung pang kakat eye nyo, and then yung maliit naman is yung pang drawing nyo ng lines. Okay, so kung makikita nyo, ito yung ating pang eyeliner, kasi dalawa siya since siya ay duo-ended. Ito yung makapal, ito naman yung manipis. So dito muna tayo sa manipis since ito yung ating ipang draw. Yung itsura niya. See? It's super duper black and I hope na mag-matte siya. Kasi pag hindi siya nagmamat, parang hindi ko siya masyado magugustuhan kasi mas gusto ko yung matte na liquid eyeliner para talagang flawless, di ba? Malinis na malinis yung eyeliner natin. Gamitin naman natin yung kabilang ends para sa ating wing liner. Okay guys, so kung makikita nyo, meron na tayong liquid eyeliner and I love this liquid eyeliner. It's super pigmented. Madali lang siyang i-drawing. Nga lang, I hope talaga na mag-matte pa siya kasi I hate glossy eyeliner. So, ayan. Okay guys, so kung makikita nyo, meron na tayong extreme wing eyeliner and yes. Etong eyeliner na to guys, hindi ko alam kung matte siya or glossy, pero kasi may nakikita pa akong shiny parts doon sa dun sa liner and I hope na mag-matte pa siya, but sasabihin ko sa inyo later kung magma-match or hindi. Pero I really love the performance itong liquid eyeliner nila. Super pigmented and madali siya matuyo. So makikita nyo, ayan. But hindi ko lang alam guys kung waterproof siya or hindi. Pero all in all, I really love this eyeliner. For our pilik mata naman, gagamitin natin tong falsetto. This is the Lengthening and Volume Mascara. 16 grams of product siya guys. So yung kanyang brush is silicone. Yung applicator, which is I love. Yes, I love silicone mascara. Okay, for this mascara, hindi siya katulad ng mga ginagamit kong mascara dito na yung paborito ko na once na in-apply mo siya, as in talagang makapaling nakukuha niyang, I mean, yung pilik mata ang gusto nyo. Pero if you are looking for a natural looking lashes or mascara, this one is perfect kasi hindi siya ganun kabababoom. But for me kasi I love, you know, natural lashes mo na nga yung gagamitin sa dapat, diba? Bonggahan mo na ng mascara. Takot na kasi ako magpatong paulit ng isa pang coat ng mascara kasi baka mamaya maging, alam niyo na, paang gagamba na tayo. So, ito naman is, the other ends is for the lower lashes. So, kung makikita nyo, medyo pyramid yung shape nitong kanyang brush. Ito, gusto ko yung brush nitong pang lower lashes. Super perfect siya pang lower lashes. Ited nga yung ends nitong brush niya, marireach nyo yung lashes sa dulo na hindi nyo maabot-abot, besh. Okay guys, kung makikita nyo, maganda yung ating kinalabasan ng pilik mata. Ayan. Although na yung sa top lashes, hindi niya na-reach yung level na gusto ko. Kasi nga, nag-expect ako dahil nga, alam niyo na, gumagamit ako ng
volumizing mascara talaga. But this one is very minimal lang naman yung coverage na nabibigay niya. Basta ma-coat lang niya yung lashes niyo. Pero sa lower lashes natin, it's the bomb. Ang ganda. Napaghiwalay-hiwalay niya yung pilikmata ko. So, I like it. Now for the lip and cheek tint. Ayan, 12 grams of kanyang product. Dual-ended din siya. So, ganito yung kulay niya. This one is the shade Reds. So, red siya. So, ayan yung kulay niya. Pagka-red. There. So, mas medyo intense nung dito sa ilalim. So, apply natin siya sa ating lips. Tignan natin kung bonggaseous ba siya. Hindi ko siya na-try sa cheeks ko kasi naglagay na ako ng powder. But, dito na lang, try natin siyang blend. Kung mabiblend siya ng maayos. At hindi siya magiging patch. Okay, so since this one is a gel type of lip tint, kung makikita nyo, nag-apply ako dyan. Then, ayan na, hindi ko na siya ma-move. Nag-stain na siya dyan at hindi ko na siya talaga pa-blend ng maayos. So, hindi ko na siya gagamitin for my cheeks. And, try natin siya sa lips. Then, hindi ko siya gagamitin sa cheeks na dahil nga, alam ko, ayan, nag-patchy na siya. And, I hope sa lips hindi. Okay guys, so ito na yung lip tint na nasa aking lips and for me, not bad at all. Ayan, kung makikita nyo naman, maganda yung na-cover niya ng maayos yung aking lips. Although na hindi talaga ako naglalagay dito sa taas since kasi nga gusto ko ng gradient lips. And for the lip tints, feeling ko ma-achieve niyo yung gradient finish. Ngayon naman, tatry natin yung kabilang ends. Ayan, kung ano bang mabibigay niyang coverage dito sa ating lips. Ito medyo intense yung nabigay niyang kulay sa akin. Ang ganda ng kulay niya talaga guys. Super perfect. So ngayon, buburahin ko muna itong lip tint kasi tatry natin itong lipstick nila. Okay, so ngayon tinatanggal ko yung lip tint sa aking cheeks, sa lips, is hindi ko na siya matanggal. Look, so kailangan na natin gumamit ng makeup remover. Okay, ayan, natanggal ko na yung ating lip tint. Napupunta naman tayo dito sa kanilang lipstick. This one is matte lipstick and lip balm in the shade 03. Sa ilalim niya is meron siyang lip balm, which is a plus since kailangan natin magkaroon ng moisturizer sa lips. Ganun. So, kukuhanin ko muna siya. Okay, wala akong masasabi sa lip balm since hindi naman talaga ako masyadong nagle-lip balm. Minsan lang, kapag mema lang, ganun. So, tapos, ito yung shade ng lipstick niya. This is in the shade 03. And, tignan natin kung vavang-vum. In fairness, ang ganda ng kulay niya. Hindi siya masyadong light, hindi siya masyadong dark. Tama lang yung kulay niya. Okay, so kung makikita nyo, maganda yung shade niya. I love it, pero ayan, medyo sumisiksik talaga siya dun sa ano ko. So, parang hindi ko feel na maglalagay muna ako ng lip balm before ako maglagay na itong lipstick. But I love the color talaga. Super. Yun lang. Na ano lang niya yung ano, nagpipeek through pa din yung kulay ng lips ko, which is since this one kasi yung lipstick is a matte lipstick, then lalagay mo siya ng lip balm. So, parang mag-move yung lipstick dun sa ibabaw ng lip balm. But, all in all, I love the color. Yeah, I think nagamit na natin lahat yung mga product dito sa Pop Studio. Okay guys, so that's it for today's review. Thank you guys so much for watching. And sana yung review ko is huwag niyong samain. Lalong-lalo na sa mga popster dyan. Okay, so kung may nasabi man po akong mali dito, hindi po yun tungkol kay Sarah Geronimo. Dun po yun sa brand. And I will do my best to give my
you know, audience a really good and honest review para sa kanila kasi sila yung buyer and sila din yung magiging customer nyo. Pag tumagal-tagal, so kailangan nila ng honest and perfect review para sa product. Sana nag-enjoy kayo at nakakuha kayo ng konting-konting tip kung ano man yung mga product na bibilihin nyo soon. Guys, available na sila sa Shopee. So ilalagay ko yung link ng Shopee sa description box down below kung saan sila pwedeng mabili. I think that's it for today's video. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to follow me all of my social media account. Ilalagay ko na lang sila sa description box down below. Don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Diyo rin kalimutan i-click yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na mag-upload ako is manonood. I think that's it, and I love you guys, and see you guys next time on my next video. Bye!